Isang mapagpalang araw po ng Linggo. Today is February 27, 2022. At shout out po sa lahat ng mga kapatiran sa pananampalataya, especially po sa Bacolod East Side Church of Christ. Today, February 27, happy and blessed and joyful 6th church anniversary sa Bacolod East Side Church of Christ. Ang Bacolod East Side Church of Christ po ay isang matatawag natin na daughter church ng City Church of Christ, Talisay. Sana po magiging successful ang ating celebration ng victory sa ating Panginoong Jesucristo. Ipagpatuloy po natin ang pangtapos sa ating series, Relationship Status. Status within your spouse, children, and even yung relationship status po ninyo sa Panginoon. Sa araw po na ito, yung relationship status po natin, pag-aralan natin yung relationship status natin with other people, you and others. In the book of Colossians chapter 3, kunin na natin itong verses 12 to 15, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love which binds them all together in perfect unity. The word of God. Mga kaibigan, what do you want most out of life? Ito po ang tanong ko sa inyo. Sister Lynette Torres, mayroon pong katanungan para po sa mga members ng CIC. What do you want most out of life? Ano ba talaga ang gusto ninyo sa inyong buhay? Karamihan siguro sa atin would rank healthy relationships high on the list. Diba yung healthy relationship? Maliban po sa pagkilala natin kay Kristo and having eternal life in healthy relationships make life enjoyable perhaps more than anything else. Napakaganda po kapag ang ating relationships ay healthy. Kahit po ikaw ay sakitin o hindi masyado healthy. If you have loving relationships, you can enjoy life. Pero kahit ikaw po ay healthy, pero pag hindi loving po ang inyong relationship, I'm sorry to say, napakalungkot po ng buhay. Kahit napakarami po ninyo ng pera, but if your relationships are broken or shallow, your life will be empty. Dahil ang taong mahirap na mayroong isang loving family at mabuting mga kaibigan is far richer than a rich man who is poor relationally, di ba? Kahit mahirap lang kayo, pero maganda at strong at healthy ang relationship ninyo, talo nyo pa ang isang taong mayaman. Kahit ang Biblia po, Brother Gideon at Brother Romel Paredes, Brother Ambit Baknutan, Brother Drexel Develos, ang Bible po itinuturo na ang healthy relationships, Brother Robert Discutido, as the most important thing in life. Mayroong isang Jewish religious expert na nagtanong kay Jesus, yung the rich young ruler, the book of Matthew 22:36, sabi po niya, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Ang sagot po ni Jesus sa verse 20, chapter 22 ng Matthew 37-40, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself." So on these two commandments, depend on the whole law and the prophets. Dahil ang Ten Commandments, nahati po ito sa dalawa. Ang isang parte is relationship with God, love of God. Ang isang parte is relationship with your fellow beings, fellow human, at ito po ay love of your neighbor. So, ang isang loving relationship, mga kapatid, sa Diyos is of first importance. Napakahalaga po nito ang loving relationship with others at ang with God at yung pangalawa, yung loving relationship with other people. Ito po ang halos malaking katuruan ng Biblia tungkol po sa two important relationships, di ba? Sir Tio Bohos, ito po dahil po napakataas ng emphasis ng Bible to healthy relationships, Brother Joe Baknutan. Napakalungkot isipin, mga kapatid kong minamahal, that there are so many believers who have hurting or broken relationships. Napakaraming mga Christian homes ang sinira ng paghihiwalay. Merong isang mga
isang mayroong ibang mga couples na kahit magkasama sila sa iisang bahay, ngunit hindi po sila masaya. Ang kanilang bahay po ay parang battleground ng Ukraine at Russia. Instead na maging isang loving refuge. Palagi kong sinasabi po sa aking mga seminars sa premarital counseling na may apat na klase ng pamilya sa Pilipinas. Ang una na klase ng pamilya, itong pamilyang hindi masaya, kulang sa pera. Ikaw, kumusta man ang iyong pamilya? Hindi ka ba masaya at kulang ka sa pera? Ang pangalawang klase ng pamilya, Sister Ruth Diagno at Brother Andrew, itong pamilya na hindi masaya, sobra sa pera. Hindi sila masaya pero yung pera, sobra-sobra. Ang pangatlo, yung pamilya na masaya na, sobra pa sa pera. At itong pang-apat ay ganito, kahit kulang sa pera, pero masaya. Ang tanong ko sa inyo, kumusta man ang inyong pamilya? Masaya ba? O kulang sa pera, hindi pa masaya? Sa totoo lang, napakaraming mga Christian parents na hindi magkasundo sa kanilang mga anak. At meron ding mga anak na hindi magkasundo, masama ang relasyon sa kanilang mga parents o magulang. Kahit na sa ating local churches, nangyari po sa inyo, sa local churches ninyo, maraming mga nagkahati-hati, papalit-palit ng church, mga local churches na sinasabi nila na natatag dahil sa sama ng loob, napakarami po, sira-sira ang congregational relationships. Mga kaibigan, mga kapatid, Brother Ruel Uyuhoy, napakaraming Christians dahil po sa misunderstandings, sa mga hurt feelings at sa mga wrongs that have taken place, nasira po ang kanilang relationship. Napakalungkot po isipin, mga kapatid. Dahil ang loving families, ang genuine friendships, at ang healthy relationship na gustong-gusto natin sa buhay ay madalas umiiwas po sa atin. Now, dito po sa ating biblical text, dito po sa Colossians chapter 3, pag-umpisan mo yan sa verses 1, papunta po ng verse 15 or 14, Paul gives the prescription for healthy relationships. Diba? Yan po, Sister Vanjie. Kapag consistent po ang ating mga qualities na ito sa ating pamumuhay, magkaroon po tayo ng healthy relationships. Hindi perfect, but healthy and strong. Ngunit baka isipin po ninyo, but healthy, Pastor, ang healthy relationships po also depend on others. Diba? So it is virtually impossible na magkaroon po ng isang good relationship with some people. At ito po ay totoo. Kinikilala po ito ni Pablo noong sinabi niya dyan po sa Romans chapter 12 verse 18, sabi po ni Apostle Paul, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Kung minsan kahit ano pa ang ating gagawin, some people are hard to get along with. Meron talaga taong difficult to live with. Ngunit dapat we treat a difficult person with the qualities na itinuturo po ni Apostle Paul dito po sa ating Bible text sa Colossians chapter 3. He will change for the better at in how he relates to you pag gamitin natin itong prescription ni Apostle Paul. Ngunit mga kapatid, mga kaibigan, kahit ang ibang mga relationships ay hindi ma-improve, if you relate to others ayon sa inilarawan ni Apostle Paul rito, most of your relationships will be healthy. Naalala ko tuloy yung isang abogado na mahilig mag duck hunting. Nung pumunta siya sa isang remote place, nakakita siya ng isang wild duck. Binaril niya. Doon, nung tinamaan, doon na laglag sa isang rice plantation, no, na naka mayroong mga fences. Nung pinuntahan niya, mayroong matanda doon. Sabi ng matanda, "Uy, ano ang ginagawa mo rito?" Sabi niya, "Lawyer po ako, lo. Kunin ko lang yung wild duck na nabaril ko." Sabi na matanda, "Hindi pwede. Dahil akin ang lupang ito." Kasi alam mo ba kung ano ako? Ako ang number one criminal lawyer in the city. Lahat makukulong. Pag ako ang nagiging abogado, baka ikaw ipakulong ko. Sabi na matanda, "Ay, dito sa amin, attorney, pag mayroong mga dispute, sinisitul namin sa tatlong tadyak." "Sa ano yan, lo?" "Sa ganito yan, sisipain kita ng tatlong bisis at ikaw rin sisipain mo ako ng tatlong bisis. Kung sino ay yung magsusuko, sinong surrender, yon ang talo." Sabi ng abogado, "Ako medyo malakas ako sa matanda ito, papatulan ko ito." Sabi niya, "Sige, lo, ikaw muna mag
Sipa sa akin ng tatlong beses, ha? O, sinipa siya ng ano, tinadyakan siya ng matanda dito sa atiyan. Sabi ng abogado, malalaman mo maya, isang sipa ka lang, tulog ka agad. Kasi mahina naman sumipa yung matanda. Pangatlo, sinipa siya dito. Tumba. At pangapat, sinipa siya ng matanda dito sa likod. At pagkatapos, sabi ng abogado, lo, itong dispute natin, di ba? Ako naman ang sisipa sa inyo ng tatlong beses kahit tapos ka na ng tatlo. Sabi ng matanda, attorney, wag na lang, kunin mo na lang yung itik, dalhin mo na lang pa uwi. Settle na ang ating disputes. Mga kapatid, ganun ang tinatawag ko na ang healthy relationships, hindi po ito isang ang prescriptions ni Apostle Paul to settle disputes ay itong mga qualities na ito. Ngunit hindi po ito isang madaling gamot na inumin because to develop these qualities, kailangan po patayin mo ang inyong tinatawag na immorality, ang inyong impurity, ang inyong passions at evil desires and greed ayon pa sa Colossians 3:5. Kailangan isantabi ninyo lahat ng mga anger, lahat ng wrath, malice, slander, abusive speech and lying ayon sa Colossians 3:8-9. At kailangan isuot natin ayon kay Paul a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving each other. Colossians 3:12-13. So mga kapatid, ang dahilan o reason na gawin natin ito, it's because God graciously chosen and loved you and me. At sinabi po ni Apostle Pablo rito ganito, God's gracious, loving treatment of us is the basis for our treatment of others. So, sabi ni Apostle Pablo, nagbigay siya first ng basis for the commands which how God has treated us. God's gracious, loving treatment of us is the basis for our treatment of others, di ba? Because God has graciously chosen us in love to be set apart to Himself ayon sa Colossians 2:12. So, as those who have been chosen of God, holy and beloved. So, ang treatment ng Diyos sa atin, ganun dapat ang basis ng ating treatment of others. Because God has chosen you and me in love to be set apart to Himself kahit hindi po tayo karapat-dapat ng Kanyang pag-ibig. Secure in His gracious and unfathomable love, kaya nating tratuhin ang ating mga, ang isa't isa, the qualities na nakalista rito sa ating Bible text. So, ayon sa turo po ni Apostle Paul, we should treat others with compassion, Brother Drexel, with kindness, Sister Vicky, with humility, Sister Teresa Sadia, Douglas family, gentleness, patience, forbearance, and forgiveness. Because God desires the best for us sa lahat ng bahagi ng ating buhay. At kasama na rito ang ating relationship sa ibang tao. So, our faith deeply impacts our relationships. Kapag tayo ay magpasya to give our lives to Christ, it changes everything, including how we relate to other people. So, mapalad po tayo ngayon, mga kapatid, dahil ang Bible speaks volumes about relationships, godly interactions, at mga principles na maaari nating i-apply sa ating pamumuhay. Meron pa akong dalawang iiwanan sa inyo na mga magagandang, mahalagang qualities na makakatulong sa kahit anumang uri ng relationship natin sa ibang tao because relationship status, you and others. Ang una rito ay ang tinatawag po mga kapatid na love o pag-ibig. Love is a core principle of Christianity. Ang Diyos po ang perfect a representation of love as He gave His only Son, Jesus, for us. And the most perfect love ay nagmula po sa Diyos at laging nagiging atin. So this form of love is sacrificial giving po. And ang true love is about putting the other person's needs before your own. Diba? Kaya nga, kapag ninanais natin na ito sa ating mga sarili ang tinatawag na pag-ibig, it's important that we model this kind of love na ipinikita ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yan po ang ating tandaan, mga kaibigan. Kaya po, iwanan ko kayo dito sa isang kasabihan. Meron pong kasabihan na love is when you do something you love to make someone happy. Yan daw ang pag-ibig. Yung ang pag-ibig daw ay ang paggawa ng isang bagay na nagustuhan mo upang mapasaya mo ang inyong karelasyon. Pero ang real love, ayon pa sa sayings, real love is when you do something even if you don't love doing it to make someone happy.
Ganito yon. Ang totoong pag-ibig daw ay ang paggawa ng isang bahay na kahit hindi po pa nagustuhan, gagawin mo upang mapasaya lang ang inyong ang isang tao na iniibig ninyo. Halimbawa, may isang lalaki na ayaw niya ng picture-picture, pero yung misis niya gusto ng picture. Anong ginagawa niya? Ang ginagawa niya ganito, "Misis, darling, love, pa-picture tayo." Inunahan niya na ang misis niya, pero sa totoo lang, ayaw niya. Pero ginawa niya kasi love niya at gusto niyang magiging happy ang kanyang misis. Ganun dapat ang ating gagawin. Halimbawa, hindi tayo sanay mag-I love you. Pero lahat ng mga misis gustong-gusto na makarinig ng I love you. Brother Gideon at saka sister, sister Ruth, no? Brother Andrew, brother Robert at brother Richard. Gustong-gusto makarinig ng I love you. Kahit ayaw natin, gawin na lang natin so that they can become happy. Yan po ang ating tandaan sa qualities na ito. So sana po sa araw na ito, meron po tayong natutunan relationship with other people. Punta po tayo sa ating communion. Ang communion natin ay isa sa mga tanda ng ating relationship with the Lord Jesus Christ. Sabi po ni Apostle Paul, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The night Jesus betrayed, he took bread. When he had given thanks, he broke it and said, 'And take it. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' After supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, thank you, O God, for the company of our friends and loved ones. How blessed it is that we can find communities of like mind and like spirit to share and express ourselves and share this life with. Thank you, Father, for those who listen in times of need and for them that offer counsel when trouble comes. Lord, strengthen our relationship with others. Thank you, Lord, that you would share the fellowship you experience in the garden through this little glimpse of expression we have in our relationships here on earth. Strengthen our heart to become forgiving and loving, because these are the keys, one of the keys that we can maintain healthy and strong relationship. For those of us who are suffering from family conflict or any kind of relationship right now, Lord, I pray for healing. Teach us to become humble, because humility can help us restore our relationship with other people. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen.